Milyong-milyong mga kababayan natin ang nahinto sa pag-aaral lalo na noong nagka-pandemya. Naniniwala ako na ang pagkakaroon ng edukasyon at pagtatapos ng pag-aaral ang mag-aangat sa buhay ng mga Pilipino. Kabilang si Honey May sa mga kabataang nahinto sa pag-aaral dahil sa barkada. Nag-asawa ng maaga, nagkaanak at namasukan bilang kasambahay. Aminado siyang mahirap ang kanyang pinagdaanan. Ang daming tanong kasi na pumapasok sa akin, especially nung sinabi na ng asawa ko na makontento ka na lang ba? Maglalaba ka na lang ba? Maglilinis ka na lang ba talaga ng bahay ng ibang tao? Doon ko na-realize na kailangan kong mag-aral ulit. Hindi naging madali para kay Honey May ang kanyang pagbabalik sa eskwela. Ngayon, si Honey May ay college graduate na at isang part-time instructor ng math sa Basilan State College. Katatapos nilang kumuha ng board exams at kasalukuyang kumukuha ng master's degree. Dahil sa kanyang pagbabagong buhay, nanumbalik ang magandang relasyon niya sa kanyang mga magulang. Amazing talaga ang nangyari sa akin after ako nag-ask kasi sunod-sunod na yung opportunity. Masarap sa feeling mam na ngayon ipagmamalaki na ako ng papang ko na yung anak ko teacher na kumuwi ako mam sa bahay. Sabi niya yun na yung anak ko na teacher ganyan. Sobrang nakaka-overwhelm na nung na-disappoint mo yung papang mo, hindi ka matignan sa mata ganyan. Kailangan natin makapagtapos. Hindi lang ito para sa pamilya natin, hindi para sa sarili din natin. Maniwala lang tayo sa sarili. Kasi ako, naniwala ako eh. Naniwala ako na kaya ko. Kahit sobrang dami ng challenges, struggling, trials in life, normal yun. Ang kwentong gaya ng kay Honey May ang magbibigay sa atin ng pag-asa na kanyang maabot ang anumang pangarap dahil sa edukasyon. Ito ang dahilan kung bakit isinulong ko ang batas para sa Alternative Learning System o ALS. Makapagbibigay ito ng sapat na edukasyon at pagsasanay sa lahat ng out-of-school youth children and adults. Mga kababayan nating may kapansanan, indigenous peoples, children in conflict with the law, at iba pang kabilang sa marginalized sector ng ating lipunan. Hindi pa huli ang lahat. Pagsikapan nating maabot ang inyong mga pangarap.